welcome to my channel. This is Patyu, and I'm with my brother Jonathan. So we're here again for another video or another episode for Let Me Try It. We are here to review whether the food is good, really good, or you know, just okay. So just a disclaimer, guys, we are not experts when it comes to food review, but we're here to help you guys to find the best tasting food here in South. So guys, so for today, we're going to try milk tea. As you can see, guys, this brand is very close to my heart kasi friend ko yung may-ari nito. But not because they're my friend, yung review ko is yung classic. Hindi ganon. So magre-review ako ng mga milk tea nila kasi ito yung aking personal favorite na milk tea. The reason din bakit ko sila naging friend is naging regular customer ako nila kasi masarap yung milk tea nila and super reasonable yung price nila. So ayun nga, guys. So, let's welcome Intensitea Blends. Guys, thank you so much, Ate Nadine and Kuya Romel, for sending these milk tea. So, ito siya, guys. Ayan. Nag-picture, sorry, nilagyan na namin ng store kasi nag-picture na kami for the thumbnail. Okay, guys, so the reason why I want to share with you guys itong Intensitea Blends is because it's really close to my heart. Alam niyo yung mga owners nito and employees, they're very accommodating and super friendly. That's the reason why naging successful din yung business nila, lalo na sila as a couple, si Ate Nadine and Kuya Romel, very ano sila, passionate sila dun sa ginagawa nila. So ayun, just to give you guys a bit of a background information about how they started last November 12, 2018, and in 2012 their main branch started as a standalone food cart at a university in Laguna. So several years later, the owners decided to expand their business by offering franchising. Intensitea Blends Calendola was one of the first few franchise branches of Intensitea Blends all over the country. Guys, imagine that, all over the country, ah. So sila din pala yung unang kauna-unahang franchise dito sa San Pedro, Laguna. Meron ding ibang mga franchise na, pero sila talaga yung nauna. So ayun, guys. Ito yung mga products na pinadala nila. Again, thank you so much, guys, for sending these. Uunahin namin dito sa, ito ba yun? Salted caramel. Kasi meron kami minis. Hindi namin kabisado, tsaka hindi namin malalaman kung ano ba siya. So, this one is salted caramel. Ang ano nito ay pearls. Salted caramel with pearls. Milk tea. So, ang daming straw. Pero, nagamit na lang kami siguro ng mga dalawa or isa pa. Hindi, tangit na kung sa kali. Ayan. Ito. Yung kalaulan lang. Ayan. Ito siya. Tatry natin. Ayan yung salted caramel. Wow! Ano sa susunod? Say na. Okay. So, itong salted caramel nila, actually, this is one of my favorites sa kanilang menu. Kasi, ito, gusto ko yung may konting saltiness dun sa caramel. And at the same time, ito compliment siya dun sa milk and tea. Ang maganda dito sa Intensitea Blends, guys, hindi water. Kasi may mga milk tea shops na ang ginagamit lang nila for their milk tea is water. Makakalata mo yun pag hindi tsaa yung ginagamit nila. So, this one, masarap siya. Sarap, naubo ako. So, hindi din siya sobrang tamis, guys. And, malamig siya. So, considering ng init ng panahon, dahil ang bilis matunaw nung yelo. This one, masarap. So, this one, okay siya. Salted caramel. Oh, tikman mo din! Hindi inaktik eh. Huwag ka maarte! Ang arte na ito. Yan. Tapos yung pearls, di ba? Nakatikim ako ng pearls na antigas yung loob. Ito hindi. Siguro meron, di ko alam kung meron silang, di ba parang may panluto ng ganito, parang rice cooker siya, may ganun. Di ko alam ha, pero feeling ko may ganun sila. Pero ang sarap, nung anilang salted caramel. Sa caramel. Tapos, hindi masyadong strong yung tamis. Kasi, ang ayoko talaga yung sobrang tamis. Yun ang ayoko sa milk tea, yung sobrang tamis. So, isunod naman natin itong cream cheese dark choco. Ito din, ang sarap nito, promise. Guys, kung mapapansin nyo, maliliit lang yung inano namin, in-order ko. Kasi hindi talaga naman namin mauubos, di ba? So, alam mo, hindi siya tinipid mo kasi. Makikita mo yung ano.
Siguro yun yung parang syrup or powder dun sa ano. Tapos, i-shake mo muna siyang mabuti. Parang ito yung masarap sa office na pag-feeling. Oo, pag nagmamaganda ka. Actually, yung, ano, yung, alam ko yung... Nadali mo sa office, tapos buong araw mo nang hawak. Kasi... Kahit ubus na, hawak-hawak mo pa. Pero piniflex mo na may milti ka. Ako, ganyan tayo, guys. Aminin nyo. Ginagawa nyo yan. Yung nag-Starbucks ka. Siyempre, ang maalon, magkano yung 160-180. Ubus na, dala-dala mo pa. Kinakalog-kalog mo pa, wala nang laman. Ginagawa niya yan. Kayang ano. Yung pinakawak mo buong araw. Oo, yan. For now? Ano yan? Kaya yan bukas ba yun? Kaya yan? Kapag 2 days kalugin. Kaya yan? May ganun ba yung sa instructor? Kailangan 2 days kalugin. Napakatagal. Yan. Kaso niya ako nawala. O, yan. So, ito yung dark chocolate. Ah, tama ba? Cream cheese dark chocolate. Actually, pag nag-o-order ka nito ng large, makikita mo dun sa taas, nandun yung cream cheese. Eh, dahil nga, ang tagal namin sa kalsada, medyo traffic dun. Ayan, medyo sumama na siya dun sa ano. Pero, I'm sure matarap ako. Favorite ko to, dark choco. I'm sure kayo din sa mga mahilig sa chocolate, ito yung masarap. Kasi, pag dark choco, medyo hindi siya dun sa sobrang tamis. Guys, yung sinker nitong isa, nitong dark choco, is, ano siya, egg pudding. Yan yung nagustuhan ko din sa kanilang egg pudding. Yung parang siyang leche flan, guys. Pag kinain mo siya, hindi siya yung egg pudding na parang gelatin. Diba? Para siyang leche flan. Hindi ko lang mapakita sa inyo, guys, yung texture niya. Tsaka ang laki nung, parang ang laki nung mga pira-pira sa sa ilalim. Diba most of the time, pagka ganyan, yung mga anliliit lang na slice-slice na maliliit. Ito, ang laki. At saka lahat sa lahat ng drink nila, pagka yung nag-order ka ng dyan, egg pudding, malalaki talaga yung egg pudding nila. May think ko yun, ano yun? Isang bombi ako yun. Tapos, sobrang dami. Parang pang tatlong order. Ay, nalagay ko tatlong order. Okay. So, sarap siya. Ito ay salted caramel and this one is the dark chocolate yung cream cheese. And then, ito naman ay cookies and cream yata to. Oo, cookies and cream yan. Na milk tea. Cookies and cream milk tea. Tapos, ang sinkers naman yan, guys, yung crushed, hindi ko alam kung Oreo siya, pero most probably mga Oreo yan. Yun yung sinkers niya. So, try natin. Ang bang ganyan. Nakalog ba lahat? Ano yan? Yan. Ito yung mga pwede sa medyo pataba-bata, no? Oo. Ako hindi ako masyadong mahilig sa milk tea na, ano, tawag dyan, cookies and cream. Pero okay siya. Yung cookies niya nga, parang Oreo. Pero hindi ko sure, ha? Oo nga. Ito yung perfect na sinkers pag bibili ka ng Oreo cookies and cream milk tea. Ah, diba? Dami. Dami ng sinkers. Okay. Gusto mo yun? Haluan ng laway. Ayan. Oh, Oreo. Guys, kung makapansin nyo, hindi namin talaga mauubos ko. Pero madami naman kami pagbibigyan, so hindi masasayang ko. Isunod na natin. Ay! Ito yung favorite ko! This is my ultimate favorite. Eh, favorite din to ni Kirsten. Ano yun, diba? Ito. Ano siya? Fruity. So, ito yung parang juice. Tapos, ang sinkers nito, favorite namin, popping boba. So, ayan siya. Ito ay lychee. Ang flavor niya, lychee fruit tea with popping boba. Ang flavor naman ng popping boba niya is strawberry. Guys, nakatry ako ng... Ayun, may batang kumukuha, may batang kumukuha, may batang kumukuha. This one na lang, baby. Not this one. Nakatry na ako ng... Nakatry na ako ng milk tea, ay ng fruit tea, tapos may popping boba siya. Guys, nung kinain ko yung popping boba, as in parang hindi pa siya umaano sa dilam, pumuputok na talaga. Ito, ang cute niya kasi talagang nguyain mo siya para pumutok. And may flavor talaga siya. Ano. Saka yung lychee, favorite ko talaga. Galing nga naging favorite. Ako. At
kita mo naman, meron talaga siya. Hindi yung lalagyan lang nila ng tatlong piraso tapos sabihin nila, "Papang boba na po yan." Pero ano kung papang boba yan, sir? Pag nireklamo, "Sir, parang hindi ibang piraso lang yata yung nailagay." Hindi, sir, nainom niya na yata. Pag bumibili pa ako, sobrang tigal ko kaya pag nabili ako doon, "Kuya, popping boba dalawa." Tapos sasabihin pa ni Ate Nipi, "Oh, dagdagan mo yan kay Ma'am Pa, dagdagan mo yan." Kaya ang dami nung ganito. Tapos talaga ng maraming ganito. Tapos pag nakatali, naalis ang likod mo. Sinusok, "Oh, alisin mo na, kay Pagka." Talagang sa mukha niya. Alisin mo na, alisin mo na, nakatalipid mo. Ang sarap, guys. Ito, perfect talaga sa mga fruity, yung popping boba. And ano siguro ba yun? Siguro maganda sa ano pagka, tulad nga ito, summer na, di ba? Sobrang init. Ito yung mga... Ito yung pangpalamig mo naman, ulo mo, ganyan, pag medyo... Kasi hindi naman laging milk tea. Diba? Ako, hindi ako... Maganda talaga yung meron variety ng mga iba't ibang... Diba? Ay, no, milk tea sa kanila, sobrang lawak din ng kanilang variety ng ano. Later, guys, just keep on watching. At the end of the video, papakita ko sa inyo kung saan yung location nila and all the details about their store will be posted dun sa description box nitong YouTube channel. Ito siya, Mango Sunrise. Tama ba ako? Ito yung Mango Sunrise. Ay, hindi. Mango Yakult yata. Diba yan? Oh, tama, Mango Yakult. Mango Yakult. Tapos ang crystal, ay, ang sinkers ng nitong isa na to is crystals. So, pagka mayaman, crystals. Pagka mahirap, mga kagaya namin, mga dukha, natala. Natala. Natadi koko. Yung tagpapiso, yung sa ganun. Pero pag social, dahil social tayo ngayon, ano tayo? Crystals. Sumisenyo si Kuya, pero kasi nagbebenta eh. Ayan. Guys, try natin. Ito siya. Ayan. Ito naman. Alog na alog ni Kuya. Kuya, tahap niya to. Ngayon ko lang ito natikman. Mango Yakult. Pero kasi yung Yakult kasi base na parang ano. Maasin. Tapos paghahaloy mo ng syrup na matamis. Ang sarap. I like it, yeah. Yung lata niya, maasin na matamis. Na refreshing siya. Hindi siya yung nakakaumay. Ano yung siya? Ano yung siya? No? Hindi nga ko so, alam mo na. Alam mo na strong. Laway ko yun. Strong yung amin. Kasi amin yun. Yung mangga. Maharap. Pati yung ano nila, yung crystals, hindi na. Ay, natatid ko ako. Yung crystals nila, hindi siya, di ba pa ganyan, yung sobrang tigas. Eh, tama lang yung texture niya. I feel like gano'n naman lahat eh, no? O may iba din na texture yung nata. Oh, pero masarap. Sarap na. Sarap. Ano, parang ito ngayon yung favorite ko, hindi na yung lychee. Ito na yung favorite ko. Parang ano, ngayon ko lang siya natikman, guys. This is Mango Yakult. So, siguro perfect din kasi ang init. So, siguro kung naka-popping boba rito, masarap din. Pero minsan, di ba, may popping boba din na iba-iba yung flavor. Meron ding popping boba sila na intensity na lychee flavor. Mm. Meron din. Masarap din yun. Tapos, let's move on to this one. This one is the matcha milk tea. Itong matcha milk tea nila na to. Ito daw mas creamier daw yung ano nito. Formula nito. Okay, mas creamy daw. Masarap na. Mas creamy daw to. So, I tried this one, matcha. Kasi hindi ko pa siya ever... Hindi kasi ako mag-green tea ng tao na... Like kahit sa Starbucks, yung mga ganun, hindi ako mahilig. So, try lang natin. Kung masarap ba siya. What's that? Oh, naglalaro ko sa ng tea. Wow. Green. You are green. Ayan. So, this is the matcha milk tea. Green. Ang sinkers niya, pearl lang din yung pinalagay ko. Kasi alam ko naman, ganun, puro ganun lang din talaga yung part na yun ito. Hindi siya mapait. Di ba green tea mapait? Hindi, matcha powder kasi. Pwede talaga. Mapait-pait. Pero matamis-tamis. Ito, matamis. May pait, pero konti lang. Pero kaya nga ang sarap siya. Powder, ano yung narating siya ng syrup talaga. Si Kuya kasi dati siyang barista. So alam na yung mga ganyan. Nagustuhan ko to ah. Hindi ako mahilig sa matcha, to be honest. Pero nagustuhan ko siya. At saka yung
Ito na yung bago kong favorite. Mango yakult. Saan base nila? Wala sila ng favorite ko. Yung winter watermelon. Winter watermelon daw kasi yung kanyang paborito, guys. Winter watermelon. Ganun ba? So, alam ko watermelon. Ay, watermelon. Winter melon. Alam ko yung parang Okinawan. Okinawa. Iba yung base yung pangilip. Pero alam ko pare-parehas lang din naman yun. Parang yun yung pinaka-basic na milk tea. So, wala silang frap, pero ito, tinry ko. Actually, dapat ito yung unahin ko. Yan. Yung iba-iba tuloy yung strong ginamit ko. Ito, hindi mahahalo ni Kuya. Ito, strawberry sunrise. They call it strawberry sunrise. Kamusta naman yung chan ko nito pagkatapos? Halo-halo siya sa chan ko. Pero sana yan lang, sabi nga nila. Yan. Haluin ko lang. Strawberry sunrise. This one, ang pagkakaiba niya is... Meron siyang vanilla ice cream on top. Oh, mamaya nandun, ipapakita ko sa inyo yung original photo niya. Kasi syempre medyo natunaw na siya sa mama na dun sa akin. Pero meron siyang vanilla, tapos meron siyang strawberry syrup on top. Tapos siguro sa ilalim din meron. Hindi, ang makikita niya sa ilalim, meron pa siyang parang mga strawberry bits. Ganyan, ganyan. Ayan. Ito na. This is the strawberry sunrise. Sorry guys, hindi namin, ay sunset pa. Sunset pa. Sunset pala guys, hindi sunrise. Sunset guys. Strawberry sunset. So, try natin. Lasang ano? Ice cream. Sa latang yun yung pinakamasarap kasi yun yung pinakamalaki. Oo nga. Wait lang. Ang sarap yung nasa ilalim. Wala, wala siyang sinkers. Hindi na ano talaga yung sinkers. Mm-hmm. Kasi hindi ko alam kung ano yung deterno sa kanya. So, ito guys, ay strawberry sunset. Ano na ako? Strawberry sunset. Hindi ko alam kung magkano to eh. Pero guys, ipopost naman namin yun dyan. Nalagyan ko na lang ng ano yung bawat isang milk tea nila. Para hindi ko lang isa-isa eh. Fairness mo. Alam ko yung ganito is like 50 pesos. Mm-hmm. Pagka may sinkers ka, additional 10 to 15 pesos. Depende sa papad mo. Kung pearls yata parang 10. Pero pagka large na yata yung binili mo, free na yun. Nakakabuhis tong mga langaw na to. So, hindi, tsaka na... Lover ba kayo? Ha? Ano, sila na ano? Nakakabuhis ito eh. Marami na sila maglagay ng mga sinkers. Kaya kung magcha-charge sila, parang ako kasi nga. Pero actually, sa kanila ngayon, alam ko nga, pag large yung milk tea na binili mo, hindi ka nila i-charge. Kasama na yun dun sa babayaran mo. I think parang mga 65 pesos lang yata yung large nila na, ano? Drink. Na drink. Oh. Okay guys, so yung rating namin for their milk tea, is 9.5. I'm giving them 9.5 kasi sobrang sarap. Guys, hindi ko ino-OA ah. Masarap talaga yung milk tea nila. Like, ever since, talagang na-maintain nila yung quality and yung price nila. Very reasonable. Bili mo, like, for 45 pesos, meron ka ng fruity. Yung ganito kalaki. For 50 pesos, meron pa ng may milk tea ka na, makakabili ka na sa kanila. So, very reasonable. And at the same time, yung packaging nila, maganda, di ba? Hindi siya yung matatapon. Hindi yung ginagano nila. Pangit yung ganun. So, nagustuhan ko talaga siya. And... Like for example, yung mango yakult, I've never tried that, pero now na nasubukan ko siya, yun na yung ultimate favorite ko. So, paalam na kay Lychee. So, yun na yung naging favorite ko. Ito, paalam ba yung sila? Naubos siya, guys. Naubos sila. Sobrang dami ng sinkers. Hanggang naubos ko na, pwede pa ako umorder ng plain. Lalangin ko pa yung natira. Oh, diba? Oh, madami talaga yung nilalagay nila na. Bumili na tinitipid sa mga sinkers. So, guys... Again, if you want to be featured on my YouTube channel, just send me a message. The reason why I do videos like this is to support people who are doing business online. Especially my friends and all the people who are doing business here in South. Yun yung mga i-advertise namin. So, support tayo guys sa isa't isa. Intensitea Blends San Pedro on Facebook. And also, they are in Food Panda. So, mag-order lang kayo sa kanila. Again, this has been me, Pat Yu, and my brother, John Yu. Thank you so much for watching. Let me try it here on my YouTube channel. So, for more videos, please like and subscribe. My YouTube channel is Pat Yu Vlogs. Thank you very much, everyone. Thank you, Intensitea Blends, for sending this. Have a great day. Stay safe, guys. Bye!